Good morning, champions! Welcome to our online worship celebration. We're glad that you can join us. Today is a day that the Lord has made, so let us feel free to say hi or hello in the comment section down below. Our speaker, Brother Marlon, will be sharing the message of the Lord for us. I know that we are all very excited to hear the message of the Lord. But before anything else, let us join the worship team in singing our praises and worship to the Lord. Hi, champions! A blessed day po para sa ating lahat. And today, we will just gonna celebrate the goodness and the greatness of our God. And we will give Him the highest praise that He deserves because He is only the only one who is worthy of it. Hallelujah! Amen! Hallelujah, Lord! Thank you.
done for me. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus, we thank you for your life. Thank you for your love that is lavished upon each and every one of us. We sing, you put your love on the into the sea of your infinite love.
is the greatest of all. And in your grace, we stand today. Thank you for your love. We honor you and we honor your love that is lavished upon each and every one of us this day, Father. Father, we thank you for the life of Jesus, because while we were yet sinners, Jesus Christ died for us. We thank you and we love you. We honor you. In your name, amen. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa mga kasama natin sa ngayong umagang ito na nanonood sa kani-kanilang bahay at kung nasan man lugar po kayo. And welcome din po sa mga first time na makaka-join natin sa ating celebration. Maaari nyo pong i-share ang link ng nitong online worship celebration na ito sa inyong mga kaibigan, office mate, or classmate para sila ay ma-bless din at makapakinig sa mga salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan kahit na patuloy pa din po tayong nakikipaglaban sa pandemyang nagaganap sa ating kapaligiran. Talagang namumuhay tayo ngayon sa uncertainty. Hindi natin malaman kung ano yung susunod na i-declare ng ating government. Parang every week it's guessing time. Kaya sa pagkakataong ito, isa lang po ang may tiyak na may kasiguruhan. Ito ay walang imba kundi ang ating Panginoon. Sa Kanya lang po natin matatagpuan ang kasiguruhan natin sa buhay. Amen? So bago po tayo magsimula sa ating pag-uusapan ngayong umagang ito, simulan po muna natin ng isang panalangin. Purihin ka, Panginoon Diyos, at binigyan mo po kami ng privilege to worship you this morning kahit kami po ay nasa iba't ibang lugar. Salamat din po, Lord, for this day at kami po ay makakapakinig ng iyong mga salita na siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan, hindi lang po sa physical na katawan, gayon din po sa aming spiritual na buhay. Samahan mo po kami, Lord, sa pakikinig ng mga salita mo at buksan mo po ang aming puso't isipan upang sa gayon ay ma-receive namin ito at mai-apply namin sa aming araw-araw na pamumuhay. Huwag niyo pong ipahintulot ang mga distraction at punuin mo ang iyong banal na espiritu ang bawat lugar, ang bawat tahanan na aming kinalalagyan. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Nabanggit ko nga po kanina no, na dahil sa present situation po natin, parang araw-araw ay palagi tayong may pangamba. After this day, what's next? Di ba po, hindi tayo sure kung anong nakahanda sa atin para bukas. Palagi po tayong may katanungan sa ating sarili kung bukas po ba, pwede na tayong makalabas? Pwede na tayong makabalik sa trabaho? Tomorrow ba, mataas pa rin ang case ng COVID-19 na ito at balik ECQ uli? So walang katiyakan po. Kaya dapat po ay palagi tayong handa. Pero ang tanong, sa paanong paraan? Kapatid, lumapit tayo sa may katiyakan at yan ay ang ating Diyos na siyang may control ng lahat ng nagaganap, hindi lang po dito sa atin, kundi sa buong daigdig, sa buong sanlibutan at maging sa langit, siya ang may control. Bakit po? Dahil siya ang ating Creator at siya ang nagmamay-ari ng lahat. Kung natatandaan nyo po last Sunday, yung diniscuss po sa atin ni Pastora Kat, yung God owns everything. At ang kanyang topic ay buhat sa kasulatan sa Psalm 24 verse 1. Basahin po natin. The earth is the Lord's and everything in it. The world and all its people belongs to Him. Malinaw po na sinasabi dyan na the world and its people belongs to Him. So, everything belongs to God. Amen? At ito po ang sinabi naman sa Genesis 2 verse 15. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it.
Nung nilikha ni Lord ang tao sa katauhan ni Adan, nilagay niya ito sa Garden of Eden. Binigyan ni Lord ng task si Adan at sinabi doon, to take care of it. Ibig sabihin, si Adan ang inassign ni Lord ng mga laga o mga siwa sa Garden of Eden. At kung mapapansin niyo po, sinabi dito, the Lord God took the man. Yung word naman po, in general, ito po ay kumakatawan sa mga tao. Tayo po yun. At pagkatapos sinabi, to work it and to take care of it. In short, lahat po tayo ay binigyan ni Lord ng gawain o tungkulin para pangasiwaan o katiwala o steward. We are all stewards of God. Amen? I-type nyo po, I am a steward of God. Amen. Amen. At ngayon pong umagang ito, ating pong pag-uusapan ay tungkol pa din sa stewardship. Kung ating pong kasing pagbabatayan ang salitang stewardship o yung pangangasiwa, ito po ay isang mahalagang aral na kailangan nating malaman at maunawaan bilang isang Kristiyano. Ang sabi nga po, ito yung paraan kung paano natin pangangasiwaan o i-manage ang bagay sa ating buhay. Hindi lang po sa material na bagay, kundi gayon din po sa mga tao, sa relationship, sa oras, panahon, time management, ika nga. Iyan ang isa sa mga pinaka-importante sa ating buhay at sa marami pang bagay. Ang stewardship po kasi ay isang paraan na pinagagawa sa atin ni Lord upang mabigyang halaga lahat ng kanyang nilikha at ibalik sa kanya ang lahat ng kaluwalhatian. Ngayon po, atin pong alamin kung paano nga ba gampanan ang isang tagapangasiwa. Ang salitang steward po kasi sa Greek word ay oikonomos, which means household manager. Take note po kapatid, manager. Ibig sabihin, ikaw yung magmamanage. Halimbawa, sa isang kumpanya o sa isang opisina, yung owner, siya yung magbibigay sa kanyang mga managers ng iba't ibang department na imamanage nila, di ba? Kung ano yung ipinagkatiwala sa kanila ng owner, dapat nilang alagaan at trabahuhin ng mabuti para kumita yung kumpanya at matutuwa at magbibigay ito ng kasiyahan sa may-ari. Same with God. Kung ano man ang pinagkatiwala niya sa atin, dapat natin itong alagaang mabuti upang mabigyan natin siya ng kasiyahan. Ang pangangasiwa sa Biblia ay may kaugnayan sa pag-unawa na ang lahat ng bagay, pati na ang ating buhay, ay hindi natin pag-aari. Lahat ng mga ito ay pag-aari ng Diyos. Siya ang ating owner o ang ating boss at tayo ang kanyang mga managers. Ang sabi nga po sa Deuteronomy 10 verse 14, to the Lord your God belongs the heaven, even the highest heavens, the earth and everything in it. Bakit nga po ba ang daigdig at lahat ng bagay na nandito, even the heaven ay pag-aari ni Lord? Because He created everything. Ibig sabihin, si God ang may likha ng lahat. So everything belongs to God. Amen? At tingnan po natin ang nasusulat sa Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and earth. And because God created everything and everything belongs to Him, including us, our life, God calls us to steward everything about our life for His glory and the good of others. Now let us read our passage for this morning. It is from the book of 1 Peter chapter 4 verse 10. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Basahin po natin sa salitang Tagalog. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Kapatid,
lahat po tayo ay mayroong responsibilidad na pangasiwaan ang biyaya ng Diyos at lahat ng kanyang pag-aari. Binigyan ng Diyos ng kakayahan ang bawat isa sa atin, at kapag ginamit natin ito upang maglingkod sa ibang tao, ay ibinabahagi natin ang kanyang biyaya sa iba. Sinabi ni Pedro sa kasulatang ito na lahat tayo ay binigyan ng kakayanan o ability ng Panginoon upang pangasiwaan ang kanyang biyaya. Ito ay hindi para sa atin, kundi para din sa ibang tao, lalo na sa mga taong malayo sa Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos upang pangasiwaan ang mga ability na binigay niya para sa ikabubuti ng ibang tao at para magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. In Matthew 4, verse 23 says, Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. Pinakita po dito ang paglilingkod ni Kristo Jesus sa mga tao. Pinangangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Kung tayo ay tunay na tagasunod ni Kristo Jesus, susundin natin siya sa pamamagitan ng pagsunod sa parehong paraan na ginawa niya at naaayon sa paraan ng pagbigay at paggabay niya sa atin. Nararapat lang po na tayo ay masanay sa paglilingkod sa ating kapwa na para ding sa paglilingkod sa Diyos. Dapat natin itong pangasiwaan dahil ito ay kanyang pinagkatiwala sa atin. Upang tayo ay tapat na makapaglingkod sa ating kapwa at sa ating Panginoon, meron po tayong tatlong bagay na dapat nating malaman at intindihin. Una nga po ay dapat nating maintindihan na lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng gifting o ability. At ito ay dapat nating gamitin at accountable po tayo dito sa gift na ito dahil ang ating Diyos ang siyang nagbigay nito sa atin. Number one, we have to understand that everyone has a gift. Kung mapapansin niyo po sa nakasulat sa unang bahagi ng ating passage, sinabi po dito, each of you. Ibig po sabihin bawat isa. Hindi po sinabing each group or each family. Sinabi po, each of you should use whatever gift you have received. Yung salitang gift ay hindi po ibig sabihin na yung mga material na bagay lang. Ito po yung tinatawag na gifting o spiritual gift. Isang kakayahan o ability na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Basahin po natin ang nakasulat sa Book of Ephesians in chapter 1 verse 13. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with the seal, the promised Holy Spirit. Sinabi dito, if we believe in Jesus as our Savior, we are sealed with the Holy Spirit. Jesus comes into our hearts. At kapag siya ay nasa puso na natin, ay bibigyan niya tayo ng kakayahan upang maglingkod sa Kanya. Si Kristo Jesus, through His Holy Spirit, ang siyang magbibigay sa atin ng kakayanan upang maglingkod sa kapwa ng may kagalakan sa ating puso. Amen? Sinabi din sa 1 Corinthians 12 verse 7, to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. Kung mapapansin po natin, no, sa mga kasulatang ito, each one has received a special gift. To each one is given the manifestation of the Spirit. Pareho pong may nakasulat na each one. Ibig po sabihin, kapatid, bawat isa. Malinaw po na sinasabi sa Biblia na bawat isang Kristiyano ay mayroong spiritual gift upang maglingkod sa Diyos. No one is left out. If you are a believer, you have a spiritual gift. Kaya dapat nating maunawaan na lahat tayo ay binigyan ng spiritual gift upang gamitin ito at pangasiwaan. Sa ngayon po,
meron pa din po mga Kristiyano na feeling nila ay hindi sila nabihiyaan ng spiritual gift ng Panginoon. Kung sa palagay niyo po ay nakalimutan kayo ng Diyos patungkol sa mga spiritual na kalooban, maaring hindi lang po natin naunawaan ang mga kasulatan patungkol sa mga ability na ito. Kapatid, lahat po tayo ay gifted child. Lahat po tayo ay biniyayaan ng spiritual gift ng ating Amang nasa langit. Basahin po natin ang nakasulat sa Romans 12 verse 6 to 8. Dito po nasusulat ang mga iba't ibang klase ng spiritual gift na pinagkaloob ng ating Panginoon sa atin. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Kung titingnan po natin yung mga nakasulat na spiritual gift na yan, ay hindi po natin pwedeng sabihin na wala tayo kahit isa dito. Sa unang part pa lang po sinabi na we have different gifts according to the grace given to each of us. Sinabi po we, so kasama po tayo doon kapatid. At sinabi each of us, it refers to everyone. Kaya malinaw po na hindi natin maitatanggi na wala tayong gifting. Kaya tatalakayin po natin sa umagang ito upang maunawaan natin ang mga sinasabi sa kasulatan tungkol sa gifting na ito. Kung makikita po natin no, yung unang nabanggit na prophesying, siguro po napapaisip kayo kung meron kayong gifting na ganyan. Totoo po mga kapatid na may mga taong ipinagkalooban ng ganyang spiritual gift ng ating Panginoon. Meron silang revelation gift. Sila po ay talaga namang filled with Holy Spirit, overflowing of God's wisdom, and inspired by the Word of God proclaiming the truth. Now, check po natin yung pangalawa, serving. If it is serving, then serve. I'm sure po dito po sa gifting na ito ay marami sa atin ang sasang-ayon na meron tayo nito. Serving o paglilingkod. Opo kapatid, ito po ay isang spiritual gift from the Lord. A gift of serving. Kahit sa maliit na bagay na nagsilbi ka o tumulong ka, you are serving and you have a spiritual gift from God. Pero sa kabila nga po nito, marami sa atin ang may ganitong kakayanan pero hindi nila ito nare-realize na ito pala isang gift from God. Kapatid, this is what God has called you to do. Serve. Kung iisipin po natin ang simpleng pagtulong lang sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan, sa mga kahit sa boss sa trabaho, or even sa pagsisilbi sa church or sa ministry, dapat nating maintindihan na yan ay isang spiritual gift from our Lord na dapat nating gamitin at pangasiwaang mabuti upang makapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Amen? I-type po natin, Lord, at your service. Amen, amen. So pangalawa pa lang po yan. But I'm sure, kapatid, na na-realize mo na agad na ikaw pala ay may spiritual gift from our Lord. At dahil iyan nga ay pinagkaloob niya sa iyo, nararapat lang na patuloy mo itong gamitin at kapakinabangan ng kapwa mo at bilang maging isang mabuting katiwala ka ng Diyos. Ilan lang po yan sa mga spiritual gift na binigay ni Lord sa atin. Kaya't napaka-importanting maintindihan natin na ang bawat isa sa atin ay may spiritual gift for serving the Lord. At mga sumunod like the gift of teaching, gamitin mo ito sa pagtuturo. Sa pagtuturo ng mabuti at katotohanan. Baka naman kung ano-anong tinuturo mo at ginagawa mo, matakot ka at hindi galing kay Lord yung gift na yan. So ano pa po? Gift of encouragement. Gamitin mo ito sa pag-i-encourage sa kapwa mo, lalong-lalo na sa mga
taong pinanghihinaan ng pananampalataya sa Panginoon. Gamitin ito sa mga taong brokenhearted, sa mga taong nade-depress, sa mga may anxiety, at kung sinong tao na sa tingin mo ay wala pa sa Panginoon. Ano pa po? Gift of giving. Kung meron ka niyang kapatid, patuloy mo lang na gawin ito at magbigay ka ng masagana. At ang Panginoong Jesus ang siyang magbabalik sa iyo nito ng siksik, liglig, at umaapaw. Then gift of leading. Gamitin mo po ito ng masigasig. If gift of mercy, gamitin mo ito cheerfully. At lahat po niyan ay mga kaloob ng Diyos sa ating lahat. At ang mga gift na ito ay dapat nating pangasiwaang mabuti upang sa kapakanan at ikabubuti ng ibang tao at ang lahat ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Then number 2, use your gift. Ngayon kapatid, alam mo na meron kang spiritual gift na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. At alam mo na din kung ano yung spiritual gift na ibinigay niya sa iyo na dapat mong pangasiwaan. Sabi nga sa ating passage, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Hindi po sinabi dito na to serve yourself. Ito pong special gift o ability na binigay sa atin ng Diyos ay dapat nating gamitin. Gamitin natin sa kapakanan ng iba at hindi ng iyong sarili. Nang sa gayon, kapag nakatulong ka sa iyong kapwa ay mas maraming magbibigay pa sa salamat sa ating Panginoon. At kapag mas maraming tao ang nag-acknowledge sa kabutihan ng Panginoon, it glorifies Him. Kaya sikapin po natin na gamitin natin ang kung anumang gifting na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Natutuwa po ang ating Panginoong nasa langit kapag nakikita niya na ginagamit natin ang abilidad na ipinagkatiwala niya sa atin. Halimbawa po, di ba, kapag kayo po ay nagbibigay ng regalo sa mga kaibigan o sa mga mahal niyo sa buhay, di ba po, pag gusto mong makita na ginagamit nila yung binigay mo, nakakaramdam ka ng saya sa iyong kalooban at nakikita mong ina-appreciate nila ito. At kapag napansin mo namang hindi na ginagamit yung binigay mong regalo, ang feeling mo parang hindi niya gusto yung binigay mo, di ba? Same with our Lord. Hindi niya tayo binigyan ng isang abilidad para lang itago. Kailangan natin itong buksan at gamitin. Ito ay pinagkaloob niya sa atin ayon sa ating kakayahan. Nilaan talaga iyan ni Lord, kaya dapat nating gamitin. Amen? Dapat din po nating malaman na tayo ay binigyan ni Lord ng mga gifting na ito para sa dalawang bagay. Una, to serve others. Pangalawa, to glorify God. Yes, kapatid, tama yung narinig mo. Ito ay hindi para sa atin. Ito ay para sa ibang tao. Itong gifting na ito ay binigay sa atin para pangasiwaan natin. To steward. Ano po ba yung sinabi sa ating verse? Use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God. Ibig sabihin, upang magsilbi sa tao at maging tapat na tagapaglingkod ng Diyos. Para po mas maintindihan natin, katulad nga po nung unang nabanggit natin kanina na iba't ibang gifting, no? Kung binigyan ka ni Lord ng kakayanan para magturo o yung gift of teaching, dapat gamitin mo ito sa pagtuturo sa mga tao, lalong-lalo na sa mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. Ituro mo ang mga katotohanan tungkol kay Kristo Jesus, ang mga salita niya, at ang kanyang kabutihan nang sa gayon sila ay magbigay papuri at pasasalamat sa Diyos. At ang resulta, ito ay magbibigay ng kaluwalhatian sa kanya. At kung hindi mo gagamitin ang regalong ito na binigay sa iyo ni Lord, at hindi mo ituturo sa mga tao ang mga bagay na ito, ay hindi nila makikilala ang Diyos at hindi mababago ang kanilang buhay. Wala silang alam, kaya wala ding magbibigay pa sa salamat at pagpupuri sa Diyos. And God is not glorified. Kaya kapatid, sikapin po natin gamitin kung anumang gifting ang binigay sa atin ni Lord.
huwag niyo pong hayaang itago lang ito. Buksan niyo po ito at gamitin sa mga taong hindi pa sapat ang pagkilala sa ating Diyos. Tandaan po natin ito. Ito po ay ipinagkatiwala sa atin ng ating boss na nasa langit. The owner of everything. At tayo ay ang kanyang mga managers, mga katiwala upang pangasiwaan lahat ng kanyang pag-aari. We are all stewards of God. Amen? The number 3, accountability for your gifts. Kapatid, kung naintindihan at natanggap mo na na bawat isa sa atin ay binigyan ni Lord ng gifting, at alam mo na din kung ano yung gifting na meron ka, dapat mo ding malaman na accountable tayo sa anumang gifting na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ng faithful stewards. Ang sabi nga, steward is someone who takes what someone has given him and uses it in a way the giver intended. Kung anong meron tayo, kapatid, hindi ito para sa atin. Ito ay pag-aari kung sinong nagbigay nito. Sino po ba ang nagbigay ng mga bagay na ito, kundi si God. At ang sabi nga sa kasulatan, everything belongs to God. For example, yung pinakamalapit na lang na pinag-uusapan natin, yung mga flight attendant or yung mga stewardess. Binigyan sila ng mga food and drinks para i-distribute sa mga passengers, no? Pero yung mga food and drinks na ito ay sineserve nila sa mga pasahero ay hindi nila pag-aari kundi sa may-ari ng airline. Binigay sa kanila yon para i-serve sa mga tao. This is what it means to be a steward. A person who has been given something with responsibility to use it in the way it was intended. We are stewards of everything God has given us, and that includes our gifts and abilities. Katulad nga po nung kwento nung parable of the talents na mababasa nyo po sa Book of Matthew sa chapter 25, verse 14 to 30. Isasummarize ko na lang po. Ano. May isa pong master na aalis at pupunta sa malayong lugar. Bago po siya umalis, tinawag niya at kinausap ang kanyang 3 servant at pinagkatiwala niya sa kanila ang kayamanan sa 3 ito na naayon sa kanilang kakayahan. Yung una ay binigyan ng 5 talent o 10 ginto. Yung pangalawa ay binigyan ng 2 talent. At yung 3 servant ay binigyan ng 1 talent. At nang makaalis na yung master, agad na kumilos ang 3 ito upang palaguin ang mga talent na pinagkatiwala sa kanila. At pagkatapos ng mahabang panahon ng paglalakbay ng master, bumalik na yon sa kanila at kinamusta ang 3 servant at hiningan sila ng report tungkol sa kayamanang ipinagkatiwala niya. Yung unang servant na binigyan ng 5 talent ay kumita at nadoble yung talent na pinagkatiwala sa kanya. At gayon din yung binigyan niya ng 2. Kumita at nagdoble ang kanyang talent na pinagkatiwala sa kanya. Ito po ay kanilang pinagtrabahuhan. At yung 3 servant na binigyan ng 1 talent ay isinoli lang sa master yung 1 talent pa rin dahil wala siyang ginawa para kumita o tumubo ito. Instead, itinago niya lang to at ibinaon pa niya sa lupa. At dahil sa ginawa niyang ito, nagalit ang master at kinuha sa kanya ang 10 ginto at ibinigay pa ito sa isa unang servant. At tuluyan siyang pinarusahan at pinatapon sa kadiliman. Sa parable na ito, kapatid, it also applies to our spiritual gifting. It is a stewardship from God. Lahat tayo ay i-judge ni Lord base kung anong ginawa natin dito sa mundo. Tayo ay binigyan niya ng abilidad para siya ay ating paglingkuran. Tanungin po natin ang ating sarili kung nagagamit ba natin ang mga gifting na ito na binigay sa ating ng Diyos to advance His kingdom o parang katulad din tayo ng 3 servant na tinatago at ibinaon sa lupa at walang ginawa sa kanyang gifting. Kapatid, ano nga ba ang naghihintay sa atin sa oras ng paghuhukom?
sa oras ng pagbabalik muli ni Kristo dito sa lupa. Basahin po natin ang nakasulat sa 2 Korinto, Kabanata 5, Talata 10. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Ang paghuhukom ay tungkol sa kung paano natin hinandle ang mga responsibilidad na ibinigay sa atin ng Panginoon. At kasama po dyan ay ang gifting o ability na ipinagkatiwala niya sa atin. Tayo po ay accountable sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng ating Amang nasa langit. Katulad nga po nung kwento kanina, lahat tayo ay binigyan ng talent o ability base sa ating kakayahan. So ibig sabihin, intended talaga ni Lord kung ano man ang ibinibigay niya sa atin. Dahil kilala niya tayo, ang ating buong pagkatao, alam ni Lord ang ating kakayanan. Alam ni Lord ang ating limitation. God knows us more than we know ourselves. At sa kwentong ding ito, ipinakita nung tatlong servant kung paano nila pinangasiwaan ang mga talent o salaping ginto na pinagkatiwala sa kanila ng kanilang master. Yung dalawang servant ginamit at pinalago ang pinagkatiwala sa kanilang kayamanan. Kaya ito ay tumubo at nadoble. Samantalang isang servant ay wala siyang ginawa sa salaping ginto. At nang bumalik na ang kanilang master, isa-isa silang hinusgahan base sa kanilang mga ginawa. Ang dalawang servant ay pinuri at blines ng kanilang master at mas higit pa silang dinagdagan ng mga bagay na kanilang pangangasiwaan. At dahil sila ay naging tapat sa kanilang pagsisilbis, kaya naman nakamit nila ang tiwala ng kanilang master. Tingnan po natin ang nakasulat sa Matthew 24 verse 21. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Kita niyo po kapatid, kapag tapat nating ginagamit ang anumang ability na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ay tiyak na makapagbibigay ito ng kasiyahan sa Kanya at pagkakatiwalaan ka pa niya ng maraming bagay na pangangasiwaan. At yung isang servant na walang ginawa sa salaping ginto na pinagkatiwala sa Kanya ay tinanggalan pa ng yaman at nakamit ang kaparusahan. Basahin po natin ang nasusulat sa Matthew 24 verse 28 to 30. Ito po yung sinabi ng master para dun sa tamad na servant. "So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For he whoever has will be given more, and they will have abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside into darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth." Kaya kapatid, dapat nating tandaan na accountable tayo kung paano natin gagamitin at pangangasiwaan ang anumang gifting na binigay sa atin ng Diyos. Yan ay pinagkatiwala niya sa atin para sa kapakanan ng ibang tao, and at the same way, He will be glorified. Amen? At sa ating pagtatapos, dapat nating isaisip na bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng iba't ibang ability na dapat nating gamitin bilang tagapaglingkod niya para maabot ang mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Hindi po tayo accountable kay Lord kung hindi man tayo makapag-preach o maging isang misyonaryo kung hindi naman po ito ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Pero magiging accountable po tayo kung hindi tayo tutulong sa mga nangangailangan, kung hindi tayo magtuturo sa mga taong walang alam tungkol sa Diyos. Magiging accountable tayo kung hindi natin i-share ang salita ng Diyos. At accountable tayo kay Lord kung lahat ng yan ay hindi natin gagawin, subalit meron naman tayong kakayanan para gawin ang mga ito. At sa oras ng paghukom, tayo ay huhusgahan
kung gaano tayo naging tapat sa paggamit at paggawa sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen. Praise God. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po ay na-bless kayo sa mga mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Patuloy po tayo na maging tapat na tagapaglingkod niya upang maibigay natin sa kanya ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Amen. Now, let us close this in prayer. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you have given us. We acknowledge you as the source of all we have and all we are. Help us to place you, our loving Creator, first in our lives by becoming more prayerful, more focused on loving and caring for our families and our neighbors who are in need, and by becoming less preoccupied with material things on this world. Help us to hear your call to be good stewards, caretakers, and managers of all your gifts by sharing them for your purposes. Help us make your priorities our priorities and to put our faith into action. Help us plan to give back the talents, treasures, and time with which we have been blessed. We ask for your blessings, healing, and provisions for all the families and individuals who joined us today in our celebration. We pray this in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you and see you again next Sunday. Keep safe and God bless. Thank you, Brother Marlon Urquiola, for sharing the message for us. Champions, each and every person has a purpose from God, and He gives us different gifts to help us fulfill these purposes. Let us be accountable and wise in using our gifts from God, and let us always use it to give glory to Him. Speaking of gifts, another gift from God is the gift of giving. As it says in Proverbs 19:17, "Whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deed." As we practice our gift of giving to others, we are already giving back to the Lord. And surely, the Lord will bless those who have a generous heart. Let us pray. We thank you, Lord, for your provision and your blessing in our lives. We pray that we may give back to all the people who are also in need, and in this way, we are giving back to you. Lord, we pray that you help us be wise with how we spend our gifts from you, and we lift everything up to you. In Jesus' name we pray. Amen. There are two ways to give your tithes and offering. If you already have a life group, you may message your leaders directly about your giving. Or if you have yet to join a life group, feel free to contact us through our Facebook page. For our latest events and announcements, you may follow us here on Facebook at Champion Life Center Philippines. If you want to watch our replays of our Sunday worship celebrations, you may subscribe to our YouTube channel, also at Champion Life Center Philippines. Calling out to all the young people out there, make sure to follow our youth's social media accounts at Living Proof Philippines. And if you are in need of prayers and counseling, feel free to connect with us here on Facebook or contact us to the numbers showing on your screens right now. Thank you everyone again for joining us for our online worship celebration. We encourage you to continue to pray for each other, and we hope that you have been blessed by the message of the Lord today. We hope to see you again next week, champions. God bless!